Sa tuloy-tuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lungsod, kasabay nito ang pagluwag sa mga pagamutan. Ang maganda naman is mababa na yung ating healthcare utilization rate. Bumaba na tayo ng 65%. So the good news is we are now capable of transferring yung ating ibang mga severe cases sa mga hospital. Critical cases dati-rati kasi ginawa natin, transform natin yung ating mga TTMF into a step-up and step-down facility. So this time, nadadala na natin para lalo maalagaan pa at mabantayan ng ating mga hospitals yung mga severe and critical cases. Sa monitoring ng Department of Health Cordillera, mula sa 5 pagamutan sa lungsod, aabot na lang sa 57.4% ang healthcare utilization rate ng mga ito. Hindi na rin nagkukulang ang lungsod sa supply ng oxygen. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna sa Baguio City. Inaasahang maabot ng lungsod ang 85% herd immunity sa kalagitnaan ng Nobyembre. Inaantay na din ang pasya ng IATF para sa pagsisimula ng pagbabakuna ng booster shot ng COVID vaccine. Before the end of the year, we can really attain 95%. Okay, since now, for the first doses, of course, yung ating basis for our second doses is the first doses, okay, that is 87% already. So, we hope that by the end of November, we can attain the 85%. Sa ngayon, papalo na sa halos 27,300 ang bilang ng mga gumaling sa lungsod. 769 naman ang mga aktibong kaso at 636 na ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.